Ian Gasa, nagpaparinig kay Daniel Padilla. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi maamin ni Kat at DJ ang kanilang paghihiwalay. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Si Ian Gasa, nagpatama na naman tungkol sa Katniel. Di man niya dinirect ang kanyang post, alam naman ng mga tao na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang tinutukoy niya. Halina't basahin natin ang kanyang post. Ang hirap din maging artista, no? Hindi niyo ma-announce yung breakup niyo kasi parehas kayong nakapirma sa kontrata. Malaking negosyo yung at stake. May brand kayo na minimaintain. Hawak kayo sa leg. Hindi kayo malaya. Hirap siguro. Dagdag pa niya, wala akong tinutukoy na tao ha. Random thoughts ko lamang na lahat ng ito habang nagdi-dinner. Sumagi lang sa isip ko. Huwag kayong pala desisyon. Na dapat i-maintain mo yung personal branding na super loyal ko sa jowa mo kahit babaero ka pala talaga in real life. Kapag tuloy may date ka na sa ibang tao ay nagmumukhang cheating sa mata ng publiko. Na kunyari ang tagal nyo na palang hiwalay pero bawal nyong sabihin kasi naka-indicate yun sa kontratang pinirmahan nyo. Ini-example ko lang yung sitwasyon ng mga artista. Wala akong tinutukoy na specific na person. Maraming nangang nilabas na balita si Ian Gasa tungkol sa tatlong sikat na celebrities. Ngunit hanggang ngayon ay wala namang ebidensya. Panay sabi-sabi lang rin. Di pa rin nagsasalita ang tatlo. Si Carlyle naman ay di na rin nakatiis at sumagot na sa issue. Ayon sa kanya, ito po ay walang katotohanan. Kailanman na hindi ko pinanghihimasukan o pangungunahan ng personal na buhay ng mga anak ko. Maghintay na lamang tayo sa susunod na update. Sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel sa Liang Beats. Maraming salamat po sa panonood.